Diyos mayo, marimar. Nakailang sound trip na ako dito, mga kaigan. Diyos mayo, por favor. And nakakatawa dito, mga kaigan. Kasi mga nakapark kasi, ayan. Ayan, mga nakapark sila dyan. Lahat dyan, may nakita akong lalaki. So, na-realize ko, mga kaigan, na di lang ako nag-iisa na nag-ahatid sa mga misis nilang nag-grocery. Tapos ginagawa kaming driver. Swear, na ilang oras nata ako nag-aantay. Kanina pa akong 10:30 nandito. Tapos time check. Yan, 11:40 na, mga kaigan. With 29 degrees. Oh my goodness. Sobrang init, mga kaigan, nung sasakyan namin. Kasi iniwan namin na kabila yung sasakyan. Konting ano lang, konting trivia lang. Yan, ito. Nalusaw siya. Iniwan namin sasakyan kagabi. Tapos buong umaga to nakabilad sa sakyan. Bakit ko sinasabi to, mga kaigan? Kasi noon hindi ako naniniwala dun sa pag yung tubig, tubig bottled water, iniwan mo sa sakyan. Sinabi nakakalason daw, di ba? Pero ang mas naisip ko, mas delikado kapag nabilad yung sasakyan nyo tapos iniwan nyo tong bottled water. What if malusaw to? Humalo sa tubig, mga kaigan. Daming tutubi, mga kaigan. Diyos mayo, marimaro. Oh my goodness. Yes. It's more fun in Nueva Ecija. Ngayon na lang ulit ako nakakita nito, mga kaigan. I'm so happy, Diyos mayo, marimar. Tutubing kalabaw tawag dyan, baby. Oo, ma'am. Tutubing kalabaw, yes. Yan, medyo inalis na natin yung kubo natin dito, mga kaigan. Nilagay muna natin sa pansamantala doon sa may tapat. Yes, maganda naman yung pwesto niya ron. And dyan, dito muna yung parking area. Tapos titibagin yung susunod, mga kaigan. Yan. Naka-play na. Naka na ba? Tara, pakita mo saan nila yung pupunta natin. Yeah! Kapapa ba? Hawa ko may cellphone ko, ah. GG! Okay, ba? Huwag ka nga alis, kahit anong mangyari, mawa ka, ah. Boys! Yan na, boys! Bago! Uy! Gago, si Ryan bike. Kasira. Wait, landang kati sa paa. Tusok eh. Lagi, ganda ng view dito, mga kaigan, no? Ay, napakita mo sa kanina yung baba. Kinikilig na naman yung mga mandirig, mga itya. Ito lang yung bahay namin, mga kaigan, yan. Kaya no need to worry. Dito lang naman yung mga tambayan spot namin. Tapos, ayun sila Maring Camille, yan. Kasama niya yung mga kumari niya. Tambay sa manggahan sila doon. Ba't ganun? Parang iba yung hugis ng manggahan kapag ka sa malayo. No? Eh, isip niyo ba nasa isip ko? Bahala na kayo kung ano yung isipin. Basta ako, wala akong sinasabi, ha? Ang ganda ng view dito, mga kaigan, no? Ang gagaling nila ang tatanim ko ng mga pagkain nila. Mm-hmm. Ano, ang ganda. Ay, may sapa pa ata. Yes. Ito rin, no? Ang gandang lupain. I-trail mo kaya yung raptor dito. Ang gandang lupain, mga kaigan. Ayan o. Pamove nyo na yung bahay nyo dito. Tabuhan nyo na. Sa buong face na to, mga kaigan. Ito pa lang kami mga nakatira dito. Sa amin. Ayan. Ayan. Ito mga makikita nyo. Malalayo yan eh. Sadyang malalaking bahay lang talaga yan. Kaya mukhang malapit pero malalayo yan. Ayan. Tatlo pa lang kami dito sa ano, sa face na to. Tapos dito sila Cholo, doon banda sila Cholo eh. Malapit dito Caladoc. Lapit Caladoc. Oy, baka gumilid tayo, sabi ko sa iyo, ha. Oh, driver. Magaan lang ba si Jason? Ha? Magaan lang ba? Kailangan pumipis. Yan, moment of truth, mga kaigan. Diyos mayo, marimar. So, alam naman natin, mga kaigan, na ang tagal-tagal na ningot sa atin and never ko pa siya nabuhat. Sila ang pinakamalambing sa lahi daw ng mga lizard, sabi nung pinagbilan ko nito. And gusto ko siyempre may experience din siyang buhatin for the first time. So, document natin siya. Kinakamot-kamot ko minsan to siya na singot. Para tanggalin mo natin yung bahay niya. Kinakamot-kamot ko to. Para siyang ano yung texture niya, parang ano. Familiar. Yung kaya sabihin. Yan, kita niyo yung kulay niya yun, oh. Yan, kung makikita niyo man eh, meron ba kayong naaalala sa ganyang texture? Wait lang, ipatong ko muna kayo. Dito. Huwag lang kayo malalaglag, ha, kasi pag nalaglag kayo, ayan, wasak. What? Dito, first time kita bubuhatin. First time kitang bubuhatin. Huwag mo kakagatin, ha.
Ngayon, nabuhat ko siya. Yes! Mabait! Mabait nga siya, oh. Dapat laging flat surface. Pag naglalakad-lakad siya eh. Ang cute mga kaigan. Para makapaglakad-lakad siya. Yun lang, gusto ko lang i-document mga kaigan yung first time kong buhat kay Got. And ito siya. I did it with you guys. Yes. Close-up look. Dahil love na love ko si Ngot, mga kaigan, meron akong surprise sa inyo susunod. Nagpagawa ko ng sobrang laking aquarium para kay Ngot. Ayun natin siya, oh. Wow, kit-akit lang siya. May kuko din pala ito, mga kaigan, oh. Yes! Ito ko sa inyo, napit tayo. Yung buntot niya, sa mga dinakakalam, ulitin ko. Diyan pumupunta yung sustansya niya. Kagaya ng ordinaryong butik eh, kapag na-threaten sila, na-feel nilang nasa danger sila, mapuputol yung buntot nila. Yes, ano, haba, parang ahas na pala to, mga kaigan, just may marimar. So, balik na natin siya para hindi na siya mabulabog masyado. Hindi nyo alam, mga kaigan, kung gano'n ako kinakabahan bago ko gawin to, pero nung kasama ko kayo, pagkasama ko kayo, mga kaigan, may mga bagay ako mga nagagawa na, ano, na hindi ko talaga kayang gawin, just may marimar. Yan, mga naghahanap ka na ng pagkain, ah. So, kung curious kayo, mga kaigan, explain ko na rin sa inyo na mabilis. Insekto ang kinakain ito. Sa akin, ang pinapakain ko palagi sa kanya eh superworm. Challenge din to mga kaigan para sa pag-alaga sa kanya. Kasi bago ka makakuha ng superworm, syempre kailangan mo paramihin. Tapos magiging beetle siya, if I'm not mistaken, beetle ba siya? So hindi lang basta yung leopard gecko yung alaga mo, alagaan mo yung superworm, alagaan mo yung beetle. Parang alam niyo yung caterpillar na mag-turn into butterfly. Ganun yung process mga kaigan. So naikwento ko na rin mga kaigan yung sa aquarium. Pakita ko sa inyo mga kaigan kung ano yung plano ko. Ayan mga kaigan, ito, from here, papunta dito. Isang buong aquarium yan para kay Ngot sa ating leopard gecko. Ayan, si Maring Camille. Stress to stress na, oh my goodness. Diyos mayo marimar, inaasikaso niya ang ating merch kasi basta secret ko na lang mga kaigan. I-announce lang namin mga kaigan sa susunod kung ano yung pinagkakaabalaan ni Maring Camille kasi sobrang excited din ako sa inyo na i-announce to. Pero speaking of merch, yes, papakita ko sa inyo yung merch na available sa atin ngayon. Available din sa mandirigmamerchshop.com. Yan, yung mga jersey nandyan, mga lip tint nandyan. Pero kung hinahanap nyo eh, international level mga kaigan. Available din sa international mga kaigan. Available din sa Pilipinas, pero sa ibang bansa available din siya. Sa Flash Pomo, yan sobrang, alam nyo yun mga kaigan, talagang Australian made. Nakipag-collab sila sa Jamil para maglabas sila ng mga sweater, mga relos, yung mga kwintas, etc. mga kaigan. So kung gusto niyo ng mga international level ng mga merch, sa Flash Mobile kayo pumunta. And kung gusto niyo naman ng mga budget friendly mga kaigan, pero quality din, punta kayo sa mandirigmamerchshop.com. So ayan, Maring Camille, kwento mo naman yung mga kaganapan sa'yo. Paano mo ba hinahandle yung mga bagay-bagay, yung work, ganyan? Nakatulala lang ako, tapos iniisip ko. Ano? Paano ko ba hinahandle? Oh. Matitignan niyo si Maring Camille, walang ginagawa pero sobrang busy niyan tuwing gabi mga kaigan. Kakaasikaso ng mga bagay-bagay. Lalo na yan. Alam niyo, saan ka ba pinakanahihirapan? Sa pag-aasikaso sa akin? Sabi na eh. Ako na naman ang yung sinisisi. Ba't na naman ba ako? Hinigupay lang ako. Bakit ano oh? Nahihirapan ako sa'yo kasi. Kasi? Ba't na ganyan ka pa? Naniniluwa tayong pasako. Ay, akin ba mga kaigan? Kita pa ba? Hindi na nawala yung pasa mga kaigan yung pinakita namin sa inyo karan. Sabi nga yung couple na may pasa. Hindi usa sa amin ang couple shirt. Couple pasa. Ano, tapos ka na ba sa work mo? Tapos na ako mag-compute na yes. Mga bayarin and mga kailangan. Asikaso. Something big will happen mga kaigan. Abangan nyo na lang kung ano yung i-announce naman namin sa inyo. Diyos may umarimar. Dahil mga kaigan yan, about sa 11 million celebration, ito ata yung celebration na in-enjoy na lang namin behind camera. Hindi na kami yun talagang bongga. In-enjoy lang namin yung moment. Yung moment. Kasi so eto, naka-vlog tayo ngayon kasi syempre explain namin sa inyo na mas maganda pagka pagka nag-celebrate ka ng walang bagay-bagay. In-enjoy namin yung moment. Yes. At saka, syempre, magbablog pa rin tayo kasi andito kami mga mandirigma. Ang dasal ko lang mga kaigan, 11 million subs wish. Sana dumating ang araw na sasabihin na natin na COVID-free na ang bansang Pilipinas at ang buong mundo mga kaigan. Sama-sama na tayo lahat. Sana ano. Hindi lang sa bansa, hindi lang basta sa bansa natin. Bago matapos tong year is maging okay na lahat. Oo. Kasi,
sarap nun. Double ingat pa rin makikita kasi yung kalaban natin hindi nakikita yan, Diyos mayo Marimar. Zombie. O kung zombie lang, makikita mong nauulul-ulul na sa gilid eh, iwasan mo na. Eh yung kinakalaban natin ngayon, makikigan, invisible yan, di natin malalaman. Kaya always, stay safe makikigan, Diyos mayo Marimar. Yes. So yan makikigan, yan ang expect the best and quality contents na mangyayari sa mga susunod mga kaigan dahil 11 million subs na tayo. So yan mga kaigan, hanggang dito na lang tayo. Give this video a thumbs up kung na-enjoy nyo itong video na to. Congratulations ulit sa atin. Diyos mayo Marimar mga kaigan. So yan, hanggang dito na lang tayo. Babe, talk pa muna. Bye, in 3, 2, 1. Bye.